number one. 6.7 Energy FM. Same, same, pero iba. Dito pa rin yan sa number 106.7 Energy FM. Bangga! Huwag mo sabihing radyo! Sabihin mo! Energy! Hi, good morning naman sa mga bangga natin na nasa bahay lang ngayon. Ano, napapansin niyo ba? Parang sobrang bilis lumaki ng mga bata. Yeah! Oo. Sobrang bilis lumaki ng mga anak ninyo, mga B. Dati-rati nasa tiyan nyo lang sila. Ngayon, kaaway nyo na sila. Ang sagwa nun kapag alimbawa nagmana sa'yo yung anak mo, no? Nakuha lahat ng attitude mo, yung personality mo, di ba? Oo, good luck naman sa'yo. Parang kang may mini-me, di ba? Tapos hindi mo alam kung matutuwa ka dun sa mini-me mo. Kasi lahat ng negative at saka positive na attitude, nakuha niya, no? Pero ano't ano man, ikaw man ay nag-aalaga ng iyong junak sa mga oras na ito, nagwawalis ng bahay, o di kaya naman talagang nakatulala o sa kawalan. Required ba talaga na matulala kapag nagkakape? Kapitana Sisa. At saka ano, required bang nagmamaganda kapag nagkakape? Oo. Porket ang ganda ng rubber shoes ngayon ni Kapitana Sisa. In fairness naman. Good morning po sa inyong lahat. Kung ang gusto mo mang kape sa umagang ito, yung manamis-namis na medyo creamy. Oo. O di kaya naman, ikaw po ay black coffee drinker. Sige lang po kung ano man yan. Eh isabay mo yan sa ating lihim ng liham for today. Wow! Good morning sa lahat po na talaga naman po naghihintay po sa lihim ng liham. Thank you for waiting. Oo, mga ma'am, sir. Mga mima ko dyan. Oo. At saka, syempre, sa lahat po ng mga gusto pa rin mag-send in ang inyong story sa lihim ng liham, guys. You are so welcome. Halika na at isend mo na yaaan sa Energy FM 1067. Mag-message ka dyan. Isend mo yung story mo. Tapos kung anumang nararamdaman mo, gusto mo nga marinig yung story mo on the air. Halika na at ako ang solusyon sa request mo. Diba? Ako ang sasagot ng request mo. Wow! Ayan. Send mo na yan sa Energy FM 1067 on Facebook. Tapos pwede rin naman kung ayaw mong maraming makakakita. Oo. Pwede kang pumunta sa page ko. Madaling-madali lang naman. Lindsay1067 on Facebook. Tapos sa Instagram, pwede rin naman kasi may mga ibang nagsisend doon ng messages ng kanilang mga stories sa Instagram. Yun nga lang, diba? Parang mas marami talaga yung may Facebook nowadays. Wow! So it's either Facebook or Instagram. Oo, wag naman sa TikTok. Ano? Kung gusto nyo mabudol ko kayo sa TikTok, ayan, pwede yan. May mga budol finds ako dyan sa TikTok. Puntahan nyo po. Lindsay1067. Ha? Tsaka yung mga sayaw-sayawan natin dyan. Oo. Good morning po sa inyong lahat. Ito na po ang lihim ng liham. At syempre, isang kwento na naman po ang pag-uusapan natin ng ating sasawsawan ngayong umaga na itay chiwara. Hoy, sa lahat po ng mga makakarelate ha. Oo. Naniniwala ba kayo na ang mga ex ay dapat pang balikan? Nakipagbalikan ka na ba sa ex mo ever, Kuya June? Ay, hindi siya nakikipagbalikan. Si Chairman ay hindi nakikipagbalikan sa mga ex. Yung mga ganyan nga talagang klase ng tao na once iniwan ka or once umayaw ka na dun sa tao, di ba? Hinding-hindi ka na talaga maglo-look back. Kumbaga pa minsan-minsan may iisip mo na lang sila. Pero para balikan at makasama ulit sa buhay na ito, eh parang hindi na yata. So yan po yung kwento natin ngayon at yung ating story po ay sinend po sa atin sa Facebook. Pero mag-hi po muna ako sa lahat po ng mga nanonood po sa atin sa facebook.com/energyfm1067. Hello sa inyong lahat dyan. I-share nyo na po ang video na ito para naman po mas marami pong makakita. Oo, ng isang magandang likha ng Panginoon. Para mas marami pong maabot itong ating Facebook Live at marami pong makaalam about Energy FM. Saying hello kay Elizabeth Davis, kay Kuya Felipe, kay Leilani Bernardo. Sino po yung mga nandito? Si Brian, Camille Biebs, DJ Lindsay. Ang payat mo na ngayon, seryoso, pabati naman po. Ang payat mo na, tas pabati. Nakakalok. Pabati naman po, RR Donnelly. Mga katrabaho ko na laging nakatutok kay Kuya Ting, Marky, buong team net. Hello po sa inyo dyan. Mabuhay kayo. Miki Quadras. Morning, Madam. Miki ulit. And Cons from Urban Scooters. Always nakaantabay palagi. Thank you so much, guys. Ganun din si Maria Edita Lazo, si Cheche, at saka si Ate Wen Zapanta. It's been a while.
Good morning. Ayan, kay Kapitana Sisa daw. Hello daw sa'yo dyan, Kapitana. Tsaka sabi dito, hi Pretty Lindsay, it's gonna be a gloomy, rainy throwback Thursday today. Love watching your show. I love my show too. Ang taray. Hello po sa inyong lahat. Mamaya po, magbabasa pa po tayo ng maraming comments. Pero mag-comment po kayo ha sa kwento natin. Again, i-share nyo na po ang videos na ito. At mga bangga, huwag na natin patagalin. Ito na po ang ating kwento. Lihim. Lihim. Ng liham. Ng liham. Paghanga. Pagkayamot. At pagkasabing. Damdamin hindi masambit. Sulyap na may pag-ibig. At walang buwang sa bibig. Iluluha na lang ba o sa liham ilalakip? Here we are, face to face. Lihim, lihim ng liham, ng liham. Cause there's nothing I can do to keep from loving you. Lihim, lihim ng liham, ng liham. Lindsay. Good morning po sa iyo at sa lahat ng kasama mo sa Energy FM. Araw-araw po akong nakikinig sa lihim ng liham, kaya sana naman po mapansin niyo po ang aking sulat. DJ Lindsay, tanong ko lang, lahat po ba ng comeback ay nagwo-work? Ito po kasi yung tumatakbong tanong sa isip ko. Worth it po ba talaga ang pagpayag kong makipagbalikan ulit? Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po pala si Lynn. Meron po akong ex-boyfriend, DJ Lindsay, for almost 7 years. Nag-live-in po kami ng 10 months bago po kami magkahiwalay. 3 buwan after po ng breakup namin, nabuntis po ako ng bago kong boyfriend. Pero naghiwalay din po kami. Kasi parang hindi pa po siya tapos sa pagiging binata. Buwan lang po yung binilang nung nagkaroon ulit kami ng communication ng ex-boyfriend ko. Yung pong ex-boyfriend ko na 7 years ang tinagal. At nalaman niya po na single mom na ulit ako. Inamin niya po sa akin na hanggang ngayon, mahal pa niya ako. Kasi nung kami pa dati, palagi niyang sinasabi sa akin na ako na talaga yung gusto niyang makasama sa buhay na ito. Nung time na yon, DJ Lindsay, matured na siya mag-isip. At sa almost 7 years naming relasyon dati, siya ang halos umiintindi sa akin. Kasi po, mas matanda siya sa akin ng 10 taon. Dahil dito, pumayag akong maging kami ulit. Tanggap niya po ang anak ko at minsan, nagbibigay pa siya ng tulong para po sa aming mag-ina. Pero alam niyo po, DJ Lindsay, nung nag-live-in na ulit kami, parang nagbago na naman siya. Nung inaamo niya pa po ako,
para magkabalikan kami. Palagi niya akong dinadalaw sa bahay. Weekly nga yata yun. Pero nung naging kami na at hindi pa kami magka-live-in, nabawasan. Mga 2 buwan bago kami magkita. Napapaisip tuloy ako, ano kayang nangyayari sa kanya? Ngayong magka-live-in na ulit kami, napansin ko na parang wala siya gaanong oras sa akin. Kapag naman kinakausap ko siya tungkol dito, palagi niyang sinasabi na busy lang daw siya sa trabaho. Nalulungkot ako kapag naririnig ko ito kasi ito rin yung dahilan kung bakit kami naghiwalay noong una. Kahit magkasama na kami noon, palaging trabaho ang inuuna niya. Halos wala na siyang time sa akin. Wala siyang oras para sa akin kasi kahit pagtulog noon, hindi na niya ako tinatabihan. Ewan ko lang po kung magbabago ngayon. Para kasing second chance na namin ito. Inoobserbahan ko pa rin siya pero kalakip noon ay ang aking dalangin na sana pumabor sa akin ang sitwasyon. Napapagod na po ako sa pakikipag-boyfriend o pakikipagkilala sa mga lalaki. Sana po this time, maging maayos na ang aming relasyon. Sa tingin niyo po, Lindsay, kailangan ko bang lawakan pa yung pag-intindi ko? O baka naman, wala na talagang pag-asang bumalik sa dati ang partner ko ngayon? Hindi ko rin po alam kung tama ba na nakipagbalikan pa ako sa kanya. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking kwento. Muli, ako si Lynn. At ito ang lihim ng aking liham. Pala yung darling. Pili ko iniisip. Ako ka narinig yung Ling. Oo, Lin darling pala, di ba? Sa mga pelikula ni Vic Soto. Vic Soto! Di ba yung lagi yung mga tawagan? Darling, Ling, ganyan. Oo. Tsaka mga palabas ni Philip Salvador nung unang panahon, ni Nabong Revilla. Uy, ano daw yun? Laging darling. Oo. Wala, Lin yung pangalan. Kaya parang sounds like. Pagpasensyahan nyo na. Good morning po sa lahat po ng mga pangga natin na maraming nasasabit na papaismid talaga dahil sa kwento natin for today's video sa lihim ng liham. Si Lin na nakipag-break doon sa kanyang boyfriend for 7 years or ka-live-in na. Tapos nabuntis ng ibang lalaki tapos nakipagbalikan ulit doon sa ex niya for 7 years. Oo, parang ping-pong lang, napabalik-balik tayo dyan, teng. Oo. Ano nga bang masasabi mo dito sa ganitong sitwasyon? Baka po kayo po ay napapunta na sa ganyang setup, di ba, nakipagbalikan sa ex. Do you believe in second chances? Oo, yan yung ating ultimate question ngayon dito sa ating lihim ng liham story, di ba? Ang hirap lang kasi kapag halimbawa, akala mo
mo nagbago na yung isang tao, di ba? Tapos malalaman mo na lang as time goes by na, teka lang, bakit parang wala namang pagbabago, parang walang changes. Bakit parang nung naghiwalay tayo, pansamantala ka lang naging okay, tapos bumalik, nag-flip ka lang ulit sa dati. No, parang nung, when you're trying to win me back, parang lahat ng effort ginagawa mo, linggo-linggo ka nandito sa bahay, tapos nung pumayag na ako finally, na teka lang, sige, itry natin. Eh biglang parang naging ano naman, madalang naman yung pagdalaw mo, tapos ang rason is, busy siya sa trabaho. Naging busy bigla. O yun ako pang masasabi nyo dyan. Nako, eto po, basahin po natin yung ilang comments muna sa ating comment section sa ating Facebook Live. Hello po sa inyo dyan. Sabi po dito ni Ate Faye, ginawa ko din yan, nabalikan ang ex-husband ko, pero hindi rin talaga nag-work. Nagloko din siya. Oh my gosh, talaga po ba? O sabi naman ni Sokran, sana makahanap ka ng lalaking magmamahal sa Yulin. Sabi naman ni Jet, yes, I believe a second chance. Pero hanggang dun na lang po, DJ Lindsay. Kasi ganun din yung ex ko dati. Di pa rin nagbago. Move on ka na lang po, Ate Lin. O, diba? From somebody na nakipag, or naniniwala sa second chance, diba? O yun yung sabi ni Jet. Ang sabi naman po dito ni Ate Letty, mahalin mo na lang muna ang sarili mo at ang anak mo. Kesa napapagod ka na sa mga lalaki, di ba? Mamahinga ka na. Hoy! Hindi pa siya magpapahinga eh, Ate Letty. Agad-agad bata pa siya. Oo. Mamahinga ka muna para makapag-isip ka ng maayos. Ay, ibig sabihin siguro, mag-relax-relax muna. Huwag po natin siyang papamahingahin. Oo. Sabi naman ni Char, mag-usap po kayo ng masinsinante. Yun ang kailangan nyo. Sabi naman ni Brian, huwag na makipagbalikan kung ex na yan. Mahalin mo na lang ang sarili mo, mag-move on ka na lang. Talaga ba, mga friendship? Kasi ako, never pa talaga rin ako kung ako yung tatanungin ninyo. Malamang ako yung tatanungin ninyo dahil ako lang naman yung nandito, di ba? I have never tried going back to my ex. Why? Ang reason ko kasi is that kung pinayagan mo kung mawala sa buhay mo the first time, ibig sabihin, hindi mo ako ganun tine-treasure, 'di ba? Hindi ganun ka-importante ang tingin mo sa akin, or sa tingin ko, siguro hindi ganun ka okay yung pagmamahal mo sa akin nung panahon na 'yon. Wow! 'Di ba? Kaya never ako nag-try makipagbalikan sa ex. May nag-ano, kumbaga may nagplanong makipagbalikan sa akin. Tapos parang naisip ko rin, nagkaroon ng idea, pero yun talagang act of going back to that ex, hindi ko nagginawa, ba? Diba? Nag-usap ulit kami before, tapos nagkita ulit kami, pero mararamdaman mo yan kung dapat ka pang bumalik sa ex mo o hindi na eh. Ewan ko lang ha, kasi nung time na yun, hindi ko na rin naramdaman na dapat pa akong bumalik sa kanya. Although, yun nga, nag-usap kami, we said our apologies, ba? Diba? Sorry kasi, ano, sa mga nangyari noon, sana okay na tayo ngayon. Yun, tapos ang ending, galit pa pala siya sa akin, 'di ba? So, sabi ko sa sarili ko, siguro kung nakipagbalikan ako sa kanya, baka saktan niya lang ulit ako. Kasi hindi pa pala siya nakaka-move on doon sa mga nangyari nung kami pa, 'di ba? So, meron pa pala siyang grudge na dinadala against me, 'di ba? Kaya mas mabuti na rin siguro na hindi ako nakipagbalikan kasi baka saktan niya lang ako or gantihan niya lang ako or worst, eh baka sirain niya lang ang pagkatao ko. Why? Ang lalim ng sirain ang pagkatao. Kasi it happens and possible talaga yun. Diba? So, mararamdaman mo yan kung ikaw po ay talagang gustong makipagbalikan sa ex mo. Pero kung sa tingin mo, wala siyang pagbabago simula nung nag-break kayo, diba? Siguro wag na lang tayo. Siguro wag na lang, 'di ba? Pero alam mo 'yon, i-try mo rin, i-test mo din. Kasi again, talagang ano ako diyan eh, nasa gitna ako diyan eh, 'di ba? Kasi kung ang mga naging rason naman ng paghiwalay ninyo is tipong puro trabaho kasi kaya walang time ganyan. Siguro 'yun manageable pa 'yun kasi magagawa ng paraan 'yun eh. Pero yung infidelity or yung pambababae, magkakaroon ng iba, ganyan. Yun yung parang irreconcilable for me. Hindi siya po pwede. I am so sorry, no? Nakakatakot. Sabi ni Jay, si Kian, second chance is given only to the ones deserved or deserving, di ba? If not, just move on. Pero paano nga ba natin malalaman kung deserving nga ba itong ex na babalikan natin? Di ba? Ang hirap eh kasi parang nagsisimula na naman tayo sa umpisa. Para tayong nangangapa. Lalo na kung nung nag-break kayo, wala talaga kayong communication or whatsoever, something to that effect. Yung tipong wala kang paraan para malaman kung nagbago na kaya tong animal na to. Hoy! Hindi mo siya tatawaging animal. Di ba? Nagbago na kaya siya?
So paano? Diba? Paano mo malalaman kung deserving na siya for another second chance? So mahirap talaga. Ang sabi dito ni Ivan, hindi ka kasi si MacArthur Adeline, kaya no to I shall return. Oo nga naman. Sabi dito ni Kuya Felipe, huwag na balikan. Mag MX3 coffee ka na lang. Tunay, natural at original. So ako, feeling ko, no, practically speaking, kapag hindi, okay na rin siguro na nakipagbalikan ka ngayon, tapos itest mo lang, tingnan mo lang, for a couple of months. Kung talagang sasablay or magiging negative ang dating sa'yo ng pagbabalikan ninyo, and then, dapat siguro mas mabilis kang makipag-break this time around. Kasi alam mo na kung saan papunta yan, kasi may history na kayong dalawa. So alam mo na kung anong babalikan mo. Alam mo na kung ano yung mga posibleng gawin niya sa'yo. Kasi nagsama na kayo before And it's very long ha, 7 years. 7 years is a long time. Kaya alam mo na talaga yung saliyon bitukan yan. Alam mo na kung paano yung takbo ng isip niyan. Diba? So, ngayon, be quick na lang talaga to fire him sa buhay mo. Kung sakaling hindi talaga mag-workout or kung sakaling hindi mo talaga magustuhan yung second chance na binigay mo sa kanya. Diba? Kasi naniniwala ko na ang second chance perk yan diba? Ito ay isang perk na nakukuha natin kung talagang ox tayo, kung talagang goods tayo with our exes. Ngayon kung hindi at hindi mo deserve yon or talagang nakita ko na talagang wala pa palang pagbabago to, parang ganun pa rin, di ba? Simula sa umpisa, wala kang time sa akin, hanggang ngayon wala ka pa rin time. So ano, hanggang kailan ako maghihintay? Hanggang kailan ako maglilimos ng oras para lang makasama kita? Bakit wala ka pa ring time? Second chance mo na to, wala ka pa ring time? Diba? Dapat ka kapag second chance, more bawi, more fun. More laban-lawan, more bawi-bawi, diba? Sabi nga ng sex bomb. Diba? Dapat second time, mas ginagalingan na natin diba? Mas binibigay na natin yung best foot forward natin this time around. Kasi second chance na to Huwag na natin sayangin. Pero ngayon kasi sa kwento ni Lynn, nasa second chance na, wala pa rin time. So kung ako yan, mag-pack up ka na, mag-resign ka na sa relasyon na yan. Kasi walang point. Yun pa rin pala yung problema hanggang yun. Hindi pa rin pa niya nasisettle yung issue na yun or may problema pa rin kayo sa oras. O di ano pang gagawin? Hanggang kailan ka maghihintay? Diba? Hanggang kailan mo po problemahin yung wala kang time? And I'm pretty sure marami naman sa mundong ito, mga lalaking, kaya kang bigyan ng maraming oras. Kasi gusto nila. Kasi gusto ka nilang makasama. Gusto ka nilang bigyan ng time. Ngayon, ikaw lang talaga ang dapat magdesisyon. Pupunta ka ba sa ibang lalaki or pupunta ka ba sa ibang relasyon o magsistick ka dito sa lalaki na to na ang only reason kaya hindi mo maiwan-iwan is because may history na kami. Kasi mag-ex kami. Kasi 7 years kami. Kaya kahit po wala siyang oras sa akin, okay lang magsistay ako. Why? No. No, bimb. Hindi ganon. So if I were you, no, galingan mo sa desisyon kasi this time around, dalawa na kayo ng anak mo. Although, syempre, nagpapasalamat tayo sa kanya kasi tinutulungan kanya sa anak mo. Ganyan. So i-weigh mo yung mga bagay-bagay. Kasi siguro isa rin yan sa mga rason kung bakit hindi mo siya hinihiwalayan agad, di ba? Kasi tinutulungan kanya financially doon sa anak mo. So piliin mo, mas pipiliin mo ba yung sinasabi ng puso mo na gusto mo ng maraming time for you or magiging practical ka na lang? Sige, dito na lang muna ako kasi wala naman akong means na buhayin yung anak ko mag-isa Ganyan . Kaya sige, stick muna ako sa'yo. Bahala ka kung ayaw mo kong bigyan ng time. Basta tulungan mo ako dito. Ano na lang. Praktikala na lang tayo. Pagpasensyahan. Sorry, Lord. Ganyan. Diba? So ikaw din talaga ang magde-decide kasi buhay mo yan at buhay ng anak mo ang nakasalalay ngayon. Diba? Sabi dito ni Sokran ulit, huwag mo na balikan kasi iiwan ka din, mag-focus ka na lang sa life mo. Diba? At sabi pa ng mga iba dito, ang dami yung comment ha, in fairness naman sa inyo. Pwedeng balikan kung walang time lang ang dahilan, lalo at trabaho ang dahilan. Mukhang pera ako, kaya doon ako sa pera. O diba? Kung praktikalan lang tayo, diba? Sige, tinutulungan mo ko At
magaan ang buhay, ganyan. Pero kasi may dadating yung time na kung pera at pera lang din, kinikita naman ng pera eh. Minsan nga lang mahirap, di ba? Mahirap kitain ng pera. Pero kung talagang pagtatrabahuhan mo, kaya naman, di ba? Kakayanin mo namang buhayin yung anak mo. So yun talaga, ang ultimate question dyan is, anong gusto mong mangyari sa life mo? To be with this person? At sabihin na lang sa kanya or talagang i-voice out mo kung anong problema mo sa kanya. Tapos hintayin mo na mag-adjust siya. Tingnan natin kung magbabago siya. Or tumahimik ka na lang kasi tinutulungan ka naman niya sa anak mo financially. Diba? So mamili ka na lang dun. Timbangin mo ang mga options mo, ante. Total, feeling ko naman hindi ka naman rushing no, na makapagbaba ng decision for yourself and for your anak. O, kaya mo pa naman siguro. Diba? Kayo nga ng 7 years. What's another 7 years, ante? Nakapag-tiis ka nga ng 7 years, hindi mag-tiis ka ulit ng 7 years ulit oo, para masaya ang buhay. Diba? Thank you so much sa lahat po ng mga nakatutok po sa atin ngayon, sa mga nasa radyo po nila, nasa biyahe, nasa bahay, nasa tindahan, sa mga ukay-ukay, mga bakery, mga palengke. Magandang umaga po sa inyong lahat. 9:27 na po ng nagmamagandang morning. Kasama niyo pa rin po nag-iisang girlfriend mo is radio. My name is Lindsay. Lindsay. Sasamahan kita all the way till 11 in the morning. Yahoo! Giving you something from Jovet Baldovino. This is called Mula sa Puso. Lynn, para sa'yo to. Pakinggan mo kung anong sinasabi ng puso mo. Ikumpara mo yan sa sinasabi ng isip mo. Tingnan natin kung ano yung dapat mag-apply sa panahon ngayon. May mga ibang tao na ayaw pakinggan yung puso kasi teka lang, mapapahamak ako dito sa puso na to. Makinig tayo dun sa isipan. Enjoy! Bakit nga ba ang puso pag nagmamahal na ay